Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang naging sentro ng usap-usapan ngayon ang di umano'y parinigan o diretsang sagot ng vlogger na si Boy Tapang at ng kanyang girlfriend na walang iba kundi si LJ Satterfield. Matatandaan pa na na-feature pa noon ang dalawa sa Kapuso Mo Jessica Soho na talaga namang hinahangaan ng lahat dahil sa wakas ay nakahanap na ang vlogger na si Boy Tapang sa kanyang prinsesa. Ngunit matatandaan din kamakailan lamang na matapos ang ilang linggo ay naglabasan sa mundo ng social media ang balitang hiwalay na daw di umano ang dalawa. Kaya naman marami sa ating mga kababayang Pilipino ang nag-curious sa kung ano nga ba talaga ang dahilan ng hiwalayan ni LJ Satterfield at Boy Tapang. Hanggang sa naglabasan nga ang ilang isyo, maging girlfriend na si LJ Satterfield ay nagsalita na karamihan nga ng marami sa ating mga kababayang Pilipino ay tinatawag siyang manggagamit kay Boy Tapang. Narito nga ang isa sa bahagi ng long post ni LJ Satterfield at ayon pa sa kanya, quoted, "But wrong na sisirain mo ang tao sa nananahimik just to justify your story. Sariling kapakanan lang ang iniisip mo. Pinash niya ako, bakit daw ako pumato sa iyo? Kailanman hindi kita pinatulan at walang naging tayo. Kaya ikaw, pag-isipan mo lahat ng sasabihin mo. Dahil alam natin dalawa kung sino ang totoo. Huwag kang mangbaliktad ng istorya. Sa mga kaibigan niya na palagi siyang dinadamayan, kahit mali na, mag-isip kayo. Kaya wala ng sense of right and wrong si Ronnie dahil palagi niyong kinakampihan at palagi kayong one-sided. Wala nang magsasabi na hoy, mali yan. Wala akong pakialam kung unfollow at unsubscribe niyo channel ko. Ang mahalaga sa akin, lumaban ng patas at ipaalam sa tao ano ang totoo." End quote. At ayon pa di umano sa sagot at tanong ng mga nagsasabing ginagamit niya di umano si Boy Tapang at si Ronnie Suwan para di umano'y sumikat at nagkakamali di umano sila, dagdag pa niya, quoted, "Kahit pinipilit mo ako gawin ng mga bagay na ayaw ko sana, pero for the vlog and content, I did my best to make it work. Palagi mo akong sinisiraan at inaaway sa harap ng mga kaibigan mo at alam nila yan. Dahil lang ayaw kong pumayag na sundin lahat ng pinapagawa mo sa akin. Yes, tinulungan mo ko mapalago ang channel ko. And I will always be thankful dahil totoo naman talaga nakuha natin yung goal. Nakakuha ko ng silver play button. Bumalik mga promotions mo. Dumami uli views mo. Huwag mong sabihin na ginagamit kita dahil ginagamit mo din ako." End quote. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang pinulagan ng vlogger na si Boy Tapang ang marami sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na sa kanyang mga followers matapos ang di umano'y isinapubliko nito ang di umano'y hiwalayan ng kanyang girlfriend na walang iba kundi si LJ Satterfield, na ayon naman ng marami sa ating mga kababayang Pilipino ay ginamit lamang daw nito si Boy Tapang para makakuha ng maraming followers at sumikat. Marami din sa ating mga kababayang Pilipino ang nagsasabing di dapat natin husgahan si LJ Satterfield kasi hindi naman daw natin alam kung ano ang tunay at totoo ang nangyayari sa kanilang dalawa. Pero base nga sa mga statement na inilabas ni Boy Tapang ay kanyang sinabi na hindi naman daw talaga sila naging mag-boyfriend at girlfriend at nang kanilang ipinapakita sa harap ng kamera ay puro pagpapanggap lamang. Sinabi rin ni Boy Tapang sa kanyang official Facebook post na ang nagplano di umano ng lahat ng pagpapanggap na ginawa nila sa mundo ng social media, lalong-lalo na sa YouTube, ay si LJ Satterfield. Kasi nga, gustong-gusto na nga daw di umano'y nasabing babae ang makakuha ng madaming subscribers at followers. Upang sa ganon ay magkapera na ito sa kanyang sariling YouTube channel. Ayon nga din sa ating pananaliksik ay matagal na pala di umano nagva-vlog ang nasabing babae. Pero kung makikita natin ay kukonti lamang mga taong nanonood sa kanya. Kasi nga ay hindi naman pala ito kilalang tao at hindi naman pala ito sikat. Kaya nung nagsimula na ang kanilang palabas sa YouTube na sila nga ay mag-boyfriend at girlfriend ay agad-agad nang bumulusok pataas ang kanyang mga subscribers. Pati na rin ang kanyang mga views na siyang naging dahilan upang makakuha ito ng silver play button.
Kaya dahil dito ay hindi maiwasan ng marami sa ating mga kababayang Pilipino ang mag-isip na talagang ginamit lamang di umano niya si Boy Tapang upang sa ganoy matupad niya ang lahat ng kanyang pangarap na maging kilala at sikat sa mundo ng social media. Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa maraming netizens at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Yeah. And they posted, quoted, ayon kay Marky Pubilo, same sa inyong dalawa, hihina na ang vlog nyo. Marami nagtiwala sa relationship nyo. Hehehe, content lang pala yon. Buti pala na kay MJS. Ehehe, aray sa mga supporters nyo. Ahahaha, siniraan pa niya ang babae. Eh parehas lang naman silang nagagamitan para sa content for views. Kumasa kasi si Boy Tapang sa Jowa Reveal kasi alam niyang magti-trending dahil maganda naman talaga si girl. So ginamit mo rin talaga yung girl. Hindi sa nag-aabang sa love life pero ang totoo nagpasana o lang sa mga viewers. Ayon naman kay Rachel, huwag ka nang mangarap na sumikat ka, kapal na mukha mo LJ, sobrang kupal ka. At mahiya ka naman, wala ka pa sa buhay ni Boy Tapang, sikat na siya, ugok ka ba? Ayon naman kay Irene Isklanda, Boy Tapang pa rin ako, si LJ wala yan sa akin. Kita ko naman kapag may vlog sila, kung makapasok wagas. Dami dyan babae, yung mamahalin ka ng totoo at hindi yung gagamitin ka lang para sumikat. End quote. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayang Pilipino ay talaga namang naging hati ang opinyon ng marami sa ating mga kababayang Pilipino. Ang iba ay pabor at pinagtatanggol si Boy Tapang dahil ayon sa kanila ay si Boy Tapang daw ang naging biktima at siya daw di umano'y ginagamit lamang daw ni LJ Satterfield upang makakuha ng maraming supporters na siyang naging dahilan kung bakit nakakuha ito ngayon ng silver play button. Ang iba ay kababayan naman natin ay pabor kay LJ Satterfield at ayon sa kanila ay wala daw di umano karapatang magreklamo si Boy Tapang kasi kung iniisip daw di umano niya na ginamit siya ni LJ Satterfield ay yun din daw di umano ang ginawa niya sa nasabing babae. Mas lalong dumami ang kanyang supporters ayon pa sa kanya or ayon pa kay LJ na dahil na kanilang pagpapanggap ay mas lalong dumami ang kanilang maging promotion na siyang naging dahilan ng pagpapalakas uli ng channel ni Boy Tapang. Marami din naman ang nagsasabi na isa lamang ang mangyayari sa dalawang social media personnel na ito at yun ay hihina ang kanilang channel kasi mawawala na ang tiwala ng mga tao sa kanila dahil sa ginawang pag-amin ni Boy Tapang na hindi pala totoo ang lahat ng kanilang inilalabas sa mundo ng social media at puro lamang umano ito pagpapanggap. At yun na nga mga ka-trendy, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po!